device ang nakita natin ngayon ay isang uri ng microchip o yung tinatawag nilang RFID. At ito ay inilalagay sa katawan. Ayon sa paniniwala ng ilan sa ating mga kababayan, kapag nilagyan ka nito, ay nagpatataka na sa tatak na 666. Ano nga ba ang katotohanan patungkol dito? Tara, pag-usapan natin yan. What's up? Kumusta mga Evadgers? Welcome back na naman po dito sa ating munting channel. Kung first time mo walang dito, ay isubscribe mo na yan. Sa araw na to, pag-uusapan po natin itong microchip implant muli. Doon po sa nakaraan kong video ay nagbigay ako ng mga pahapyaw patungkol nga dito sa microchip implant. At sa mga hindi nakakaalam po, itong microchip implant ay isang uri ng chip na ilalagay sa iyong katawan. Dito po, banda sa iyong may thumbs. So, nilalagay yan para mas mapabilis sa mga transactions ng mga bagay-bagay tulad ng pag-deposit o pag-withdraw sa banko, pagkaroon ng automated na pintuan kung saan kapag ikaw ay papasok sa iyong pintuan, igaganon mo na lang ang iyong thumbs. Tapos i-scan yung microchip na nasa iyong katawan. Kung ikaw ay bibili sa mga store o mga department store, i-scan lang yung iyong kamay tapos makakabayad ka na. So, para siyang magiging ATM. So, yung katawan mo ay para magiging ATM, para magiging key yung iyong katawan. Chip na yan, naglalaman po yan ng barcode tapos yun po yung ini-scan. Ngayon, mas mapapadali nga naman ng mga bagay-bagay kung meron kang microchip sa iyong katawan. Kasi halimbawa, kung ikaw ay sasakay ng train, hindi mo na kailangan ilabas yung card. So, nandito na agad. Kung ikaw ay bibili, nandito na agad yung card mo. Hindi na yan mawawala, hindi mo kakalimutan, ganun. Kung ikaw ay uuwi ng bahay, madali na lang pumasok at hindi mo na kailangan hanapin ang iyong susi kasi igaganon mo lang yung thumbs mo sa iyong mismong automated na pintuan. Pero marami po ang disagree sa konsepto ng microchip implantation. Bakit? Naniniwala kasi ang iilan sa ating mga kapwa Kristiyano na yung microchip implantation na ito ay yung tinutukoy sa Bible na mark of the beast, yung 666 mark na ilalagay dito somewhere sa kamay. So, ang katotohanan niyan, marami ang kumbensido na huwag talagang magpa-microchip implant. Kasi nga, kung ikaw ay magpa-microchip implant na, para ka na rin nagpatatak ng 666. Katunayan nga po, sa Sweden ay talagang legal ito. Marami mga kumpanya doon sa Sweden na nagre-require ng microchip implantation. Ikaw ay isang taga-Sweden tapos nagre-require ang isang kumpanyang in-applyan mo ng microchip implantation, no choice ka kung gusto mong hindi mawala ng trabaho, kundi magpapalagay ka talaga. Katunayan nga po, maraming mga kabataan na ang ina-adapt itong microchip implantation. Yung iba pa, buong pamilya sila nagpapa-microchip. Meron talaga silang tagalagay ng chip sa katawan. Tapos, pagkatapos yun, sinasabihan nila na isa ka ng cyborg. Cyborg po yung ikaw ay kalahating tao tapos kalahating artificial intelligence. Ang tawag po doon sa naglalagay ng microchip ay mga biohackers. Ito po ay talagang normal na sa Sweden. Kumbaga, tinatanggap na ito ng mga taga-Sweden at ginagamit na nga ng marami sa mga kumpanya. Pinopromote na po nila ito mga Evadgers. Well, yung iba, no choice talaga sila. Sabi ko nga, kasi kung walang trabaho tapos naghanap ka ng trabaho, tapos nakapag-apply ka sa isang kumpanya na required ang microchip implantation, no choice talaga. Magpapalagay ka. Not unless pipiliin mong magutom ang iyong pamilya. Dahil nga, ina-adapt na ito ng mga taga-Sweden at ng mga kumpanya doon, siniship na rin nila ang products na ito. Kasi marami pong mga karatig bansa ang nagkaroon ng interest dito sa microchip implants. May mga kumpanya sa mga karatig bansa na yon. Particular po ang Spain, France at Germany. So ang Sweden, nagsiship sila ng mga microchip sa France, Germany at Spain. Ngayon hindi lang po dyan natatapos. Kahit po doon sa Japan at China, may mga siniship rin silang product. So ibig sabihin, talagang marami na sa buong mundo ang ina-adapt itong microchip implantations. Kung ang ilang bansa sa Europa ay open sa microchip implantation at pati na rin po sa ilang bansa sa Asia tulad ng Japan at China, ibahin mo ang Amerika. Ang Amerika po, marami sa states sa Amerika ang ginagawang illegal ang microchip implantations.
Katunayan nga, ang Indiana po ay nagpasa ng isang batas na maglalayo na gawing illegal ang paggamit ng microchip. Sabi nila, kung meron mang kumpanya na gagamit o mag-a-attempt na gagamit ng microchip implantation, huwag niyong gawin yan dito sa bansang Indiana. Doon niyo gawin sa ibang bansa, huwag dito sa ating bansa. So bawal na po sa kanila yon, illegal po sa kanila. Katunayan nga po, maraming na-impluensyahan ang Indiana ng mga states sa Amerika. Particular ang California, Maryland, New Hampshire, North Dakota, Oklahoma, Wisconsin at Utah. So sila rin po ay gumagawa na ng effort o ginagawa na nilang illegal ang pagpapalagay ng microchip sa katawan. So makikita po natin dito sa ating mapa, mapapansin natin yung may mga kulay. So yung may mga kulay na yan, mga Evadgers, yan po yung mga bansa sa United States of America na gumagawa na ng effort para gawing illegal o iban ang paggamit ng microchip implantation, particular sa mga kampanya. Ngayon mga Evadgers, unti-unti na yung mapupuno. Halos buong Amerika na pagkatapos ng ilang taon ang ibaban itong microchip implantations. Kasi ang Amerika po, sobrang solid yung Christianity sa kanila. Although ngayon yung iba nawi-weaken na. Pero whether we admit it or not, maraming mga Amerikano ang talagang religious. Pero ibahin mo ang Sweden pagdating sa religion o usapang religious. Kasi 55% sa kanila ay hindi religious. Ibig sabihin, halos sobra sa kalahati ng kanilang populasyon ay walang pakialam sa reliyon. At isa pa, ang mas malala dyan, 18% sa kanila ay atheist. So ibig sabihin, etong atheist kasi, ito yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, mga Evadgers. O walang pakialam na God exists or not. So 18%, imagine mga Evadgers ha, 55% hindi religious, tapos meron pang 18% na hindi naniniwala sa Diyos. So most of the population sa Sweden ay talagang masasabi nating walang pakialam sa konsepto ng religion. Ito siguro marahil lang siya sa dahilan kung bakit open sila sa mga ganitong klaseng konsepto tulad ng microchip implantations. So the moment na ikaw ay magpalagay ng microchip implant sa iyong katawan, magbabayad ka ng $300 o nakakalagang 15,000 pesos dito sa ating pera. So kung darating yan dito sa Pilipinas, malamang hindi yan i-adapt. Bakit? Unang-una, mahal. Pero mali natin yung mga mayaman, baka meron ng mga ganito. Kasi nga, dun sa nabasa natin, sinishift na nga ito sa mga ibang bansa tulad ng China at Japan. Kung ikaw naman ang aking tatanungin ni Vodgers, papayag ka ba na magkaroon ng microchip sa iyong katawan? Please comment down. Pero ang malaking katanungan dyan, dapat ba talagang gawing illegal itong microchip implantations? Well, marami sa atin naniniwala na nagbabago lang naman ang teknolohiya. Tapos, syempre, kailangan nating i-adapt ang change sa pagbabagong ito. And change is constant dito sa ating mundo, kaya adapt-adapt lang din, diba? Para sa ikakadali ng ating buhay. At marami naman sa atin ang nagsasabi na, ay, wag nating i-adapt yan. Kasi, yun na nga ang sinasabi sa Bible, eto, malinaw na malinaw, na mark of the beast yan. So, para po masagot ang ating katanungan doon sa dapat ba gawing legal o illegal ang microchip implantations, tanungin muna natin ang ating sarili. What is human? Wala pong eksaktong definition or absolute definition kung ano ba ang human being. So, kung ako ba ay magpapalagay ng microchip sa aking katawan, hindi na ba ako makukonsider na human being? Halimbawa na lang, ganito ang magiging senaryo. Nagpalagay ako ng microchip, tapos bigla akong nagsisi. Nalaman ko o na-enlighten ako na yun pala ay masama. Base sa paniniwala ng isang religion. Hindi na ba ako dapat tanggapin? Dapat na ba akong i-consider na robot at hindi na dapat human being? So yun po ang ilan sa ating mga katanungan na dapat nating i-consider sa konseptong ito. Ano sa tingin nyo mga Evadgers? Please comment down below. Napakalaga po ng inyong mga komento para sa pagpapalawig ng ating discussion dito. Tapos may mga alam kasi kayo na maaring hindi ko talaga alam kasi limited lang po talaga ako. Ngayon mga Evadgers, eto ang nakahagulat. Si Elon Musk ay merong pinaplanong microchip implantation na ilalagay sa utak. Hindi kaya literal talaga yung sinasabi sa Biblia na mark of the beast sa kamay at sa forehead? Kasi kung mapapansin po natin, yung mga kumakalat ngayon ng microchip implantation ay saktong-sakto doon sa binanggit mismo
ng Bible, mga Evadgers. Hindi kaya mali tayo o yung mali yung iilan sa atin doon sa konsepto na hindi literal yung sinasabi doon. Kasi ang ilan sa atin naniniwala na yung kamay doon ay sumisimbolo sa paggawa. Tapos yung head naman ay sumisimbolo sa mindset. Hindi kaya literal talaga ang gustong ipahihiwatig ng Biblia dito sa konseptong ito. Malalaman natin yan, pag-uusapan natin yan sa mga susunod na kabanata. Para sa marami pang konspirasiya, kakaibang kwento at political issue, patuloy lang na tumutok dito. Ako po si Evad PUP, mabuhay ang mansang Pilipinas, peace out, boom!